parang supported you. Kasi di ba parang dati nung sa The Voice, may promise na parang, ano, I will make you famous internationally. Yung ano. Nice lang kanta. Ayun, yung ngayon, how is he still supporting you after this? Well, honestly, bago pa lang matapos yung The Voice, nag-uusap na kami. And, sabi niya sa akin, but if ever, sinong gusto mong magsulat ng kanta mo? Do you like the likes of Patti LaBelle? Mga ganyan ba siya? Sabi ko, syempre, gusto ko Patti LaBelle, mga music ni Fantasia, Aretha Franklin, mga ganyan. And sabi niya, yeah, I will help you. Sabi niya, ganun. And naiintindihan ko kasi lahat naman ng mga coaches namin, super busy. And marami silang naiwang trabaho during The Voice. And nakita naman natin na whenever they have a chance, they fly out of the Philippines to do their commitments sa ibang bansa. So, nagsabi naman si coach na talagang gusto niya akong i-sign. Actually, with permission of Sir Sammy, nagkinausap ko siya, sabi ko, Sir Sammy, if Coach Apo has a plan to sign me, okay lang po ba yun? And MCA family said na, well, if he has plans for you, then why not? Ano naman, fair naman ng MCA. And they gave me a chance. Kaya lang talagang, sobrang naging busy lang po talaga siya. And hanggang ngayon naman, lagi niya sinasabi, whenever you need me, I'm just here. And kasi I think everybody knows na he signed Jessica. Kasi everybody's asking me, why Jessica, why not you? Sabi ko, well, it's, you know, I'm happy for Jessica. She's been dreaming to be a recording artist since she was young. And ito na yung chance niya, and I support her, you know, all the way. And ako naman, I'm with MCA, so I have no problem about it. I'm happy. And I know that whenever the chance comes na kailangan ko si Coach, andiyan lang siya. You know, sabi ko nga sa kanya, kung hindi pa rin talaga pwede si Fergie, kami na lang muna. Pero kailangan, palitan namin yung Black Eyed Peas. Kailangan magpalit kami pangalan. Black Eyed Peas. Nervous ko yung tawa niya, ate. You know, okay naman si Coach Coach Apple. Napaka-bait, supportive siya. Tsaka every time nandito siya sa Pilipinas, hindi po siya pumapalian ng hindi nagpaparamdam. Lagi kami magkakasama hanggang ngayon. Sobrang close pa rin. May tanong lang po ako. Si Vincent ba to? Ay. Mukha ba kapatid? Magkakasa tayo ng high school. Di ka kaya ni Kuro Jan. Hi, Janice. Huwag ka magtatanong, ha? Oh my God. Tinapay ng Diyos. Tahimik ka pa rin hanggang ngayon. Tahimik siya. Tahimik pa rin. Si Vincent Dumbies. Oh my God! Hindi na ko pa tinitin na nagawa kasi. Papa Pogi. Tahimik lang eh. Vincent. May tatunod daw siya. Magtanong ka na. Yun na yung signal. Manonood ka ba ng ano basketball? Tingnan natin. Hindi na ako ni Karen eh. Okay po. Yun lang po. Yeah. Okay. Yeah. Oh, yeah. 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 Just wanted to lang yun sa mga songs lang. Yung breed lang ba yung original mo? Or are there other... Yung sinulat ko, yan lang. Brief. Pero meron pa akong dalawa dyan na sinulat ni... Yung Coming Home, kinanta namin sa The Voice. Mm-hmm. Hindi ako sana eh. Tiyan, nag-uusap tayo ng ganito. Dati sa pakopya nga sa inyo. Ano ba bakal mo ngayon? Ano lang tayo mag-uusap ngayon? May parang may camera ng song-song dyan. Yung isa, I'm Coming Home, sinulat ni Jeremy,
Sarmiento, na taga Davao, kababayan to ni Tor. Kaya yan yung napili ko na kantayin for The Voice, na original. Tapos yung isa, yung Never Know Love, sinulat yan ng isang magaling na songwriter from New Zealand? Yeah. From Holland. Basta may land. Netherlands. Sila galing. Netherlands. Yan. Sila rin yung gumawa niyan and pinarilig nila sa akin. Nagustuhan ko naman sa inyong mga tipong music, you know, blues and ano, medyo malalim na kanta. Ito lang kapatid. Okay, thanks. Nakakatuwa. Natutuwa ako nakita-kita ngayon. Hindi, classmate ko kasi talaga siya for 4 years. Diba, kapatid? Maybe this time din nakatago ako ng baon. May pambili na ako. Thank you, Vincent. Salamat, kapatid. Janice, apart from pahinga, you mentioned you capitalize on it na kailangan talaga pahinga. On your end, what other tips have you parang treasured during the competition that you can also share to those who are upcoming finalists or contestants for The Voice? Singing wise or yes. Anything? Sa pagkanta, yung vocalization, importante kasi yun para ma-open yung boses mo. Pag kumanta ka, hindi ka yung papawas-pawas. Pero, again, sa part na yun, matigas pa rin ang ulo ko kasi ang pinaka-vocalization ko is dal-dal. Never kasi ako nasanay na umiiyak ako, you know, in my own time. Ano, nung during The Voice, nakikiganon lang kami kay Tor. Nakikisabay lang kami pag nag-vocalize siya. Pero ako talaga, nasanay po ako ng dal-dal lang. Tsaka feeling ko, pag nakakain na ako, ito totoo, pag nakakain na ako, feeling ko okay na ako. Pwede, may ganun akong pakiramdam. Isang yung feeling pagising ko, boss nila ako. Alam mo, kasi ito lang ang boses. Pero sinisip ko na lang, di ba, metamali, ano ako na. Totoo naman. Te, promise. Kahit anong ulam ko, basta nakakain ako. Basta may kanin. Basta may kanin. Okay. Te, totoo, wala tong halong joke. Yun, sa pagkanta. Sa ano naman, sa... pag ano naman, pag yung competition-wise naman, parang just have faith na sa sarili mo. Kasi if you're not good enough, you won't be in that competition. Yun ang lagi ko sinasabi. Kasi nandito ka na eh, nandito na tayo out of 1,000 ng mga taong nag-audition, 158 lang tayo nakapasa. And ngayon, ilan lang kami pumasok sa live. Sabi ko sa kanya, you all deserve the place.